mga sir, eto na yung ating game number 3, 2-0 na Geek Fam, nananalo ng game number 2. Magkaka game 4 kaya to, no? Tingin mo? Sana naman, no? Sana naman. Sana, para medyo mahaba-haba pa yung bakbakan natin. Pero nakita mo kasi kahit ano yatang ginagalaw nung Geek Fam, pasok na pasok sa kanila eh. Kaya nga, feeling ko parang medyo Eagles na sila doon kanina kaso hindi na-execute ng ng signal yung hero nila eh. Mm-hmm. Parang medyo experiment na nga yung ginawa ng Geek Fam pero nakita naman natin nanalo pa rin. Grabe yung grabe yung huli, yung huli yung pitasan doon. Sabi dito, grabe Geek Fam, pati 5K USD na tournament pinapatulan pa. Di na lang binigay sa mga tier 2 teams. Dito pa nag-practice. Wala kasing ibang tournament, bes. Kung meron naman, may sasali naman eh. Ayaw nyo ba nun? Kahit na mga ganito tournament, sinasalihan nila para may mapanood kayo. At saka, actually, yung mga ganyan tournament, para dun sa mga hindi naka-experience maging pro team or something, yeah. Syempre, every tournament, kahit nga maliit, kahit sobrang liit ng price, masarap salihan kasi nakapag-boost ng confidence. Confidence ng team yan. Saka ganun din naman eh, araw-araw din naman kayo mag-scrim, di ba? E di ito, parang tournament na scrim na rin yung ginagawa nyo rito. Isipin nyo, practice na sobrang seryoso, di ba? Yun, tama. Kasi minsan, sa scrim, di mo maiwasan na baka mamaya, hindi naman talaga nagpapakita ng stretch yung kalaban nyo, di ba? Oh, yan na. Ayan na, narinig na tayo sa wakas. Binanan nila yung Chen Pango. Chen Pango. Tapos nagbandi sila rito ng Oracle. Siguro mag-e-ember yung ano dito. First pick yung signal dito eh. Mag-first pick ember siguro sila dito. Ah, pwede, pwede. So, tingnan natin. Geek Fam, port ban. Baka iba nila yung ember. Yung Geek Fam naman kasi parang ilang beses na natin nakita nakalaro nila itong signal din kasi. So, parang wala silang masyadong respect ban dito sa signal ultra. Ito lang, yung Phoenix lang, pati yung Mars. Pero yung Taskar, naku po, tanggal akunat ng Timber sa dyan. Oo nga, open yung Timber ha. Pero open yung Timber. Maraming bagay yan. At saka sa bagay, tama nga kayo doon guys. Yung magandang tournament, income pa rin to. Wala, since wala naman kayong ginagawa sa bahay. Tsaka yung wala namang limitasyon kung sino sasali sa mga tournament to. Ini-invite naman sila. Ede kung i-accept mo, ede goods. Pero abangan nyo guys, marami pang mga tournament na parating. Meron na nakalatag sa June and July. May mga tournament na. Abangan nyo ha. Naka-ready na, no? Sana mag 5 seconds remaining. Sana magtuloy-tuloy na kasi alam niyo naman mahirap din para sa atin kahit esports player tayo, 'di ba? Mahirap din 'tong nangyari sa ating lockdown, ang dami ring na hold. Oo, puro online tapos wala mga major minor eh syempre lahat major minor ang inaabangan. Malaking bagay 'yun, syempre. Sarap-sarap makita na yung si region kalaban yung Europe, yung NA, 'di ba? Anim pa naman yung region natin. Hindi makapaglaban. Tingnan ko, sino-sino. Plus 3 teams, okay. Laikan! Para dito sa Signal Ultra. Wasak ang Adroid ngayon. Natalo yung Adroid sa T1, no? 1-0 pa lang naman. T1 nanalo. 5 seconds remaining. Planado tong ano ah. Mukhang planado tong pick ng signal, no? Sila yung nag-likean dito eh. Kadalasan Geek Fam yung may likean eh. Pero medyo confident na drop yung ganyan. Oo. Gamitin natin yung ginagamit nila sa atin, parang ganun ng ano yata. Hindi, tsaka di ba nung isang araw ba yun? O kahapon natin napanood? Nung isang araw. Kasi to Scarlet din yung tapos nag-likean, di ba? So, let's see. Siyempre, pinag-aaralan din naman itong signal yung Geek Fam. Lagi ka nga tinatalo, masarap na pag-aaralan yan. Monkey King, para dito sa Geek Fam. So, isa sa mga kaya mag-stand against dito sa Lycan. Tsaka sa Timber, di ba? Oo, maganda. Nakaka-survive siya dun sa lane na yun. So, maganda nga ito. Monkey King yata si Raven na to kasi Raven na ito natin din last time. Na nag-monkey king siya. All around the map. Mararamdaman mo eh.
Oo nga eh. Na sobrang ano naman kasi flexible din kung sakali kasi baka maging timber meat. 'Di ba? Pwede mo YMK meat mga ganun. Magandang high drop din naman. Tsaka may shoutout nga pala ako, shoutout dito kay Jun Rizla Ignacio ha. Yun oh. Pang... Kaya dupe to eh, kaya dupe to eh. Nakita ko lang yung comment. Oh. Sarap, sarap yan. Mm. Aha, sweet vessel lang katapat niyang MK na yan. Diba? Ano kayang... Kaso parang, teka lang, kanina sabi ko, diba, parang planado yung lineup ng Signal, medyo na, baka na-stop sila dito sa... sa third pick MK na to, no? Marami pa namang open, sabagay, marami pang open, may mga Rubik pa, diba? Nag-iisip sila ng maganda support eh, against dito eh. Ba mga maganda rito. Ko yan tingin ko mga kung ako yung magde-decide mag-pick, mga Rubik pa rin. Kailangan parang piling Rubik. Ko samahan yung Timbers or Mirana siguro mga ganun. Basta pala kasi nila yung lane ni Timbers. So. Mm-hmm. Kasi kaya pa rin naman barubali ni Timber yan eh, yung MP sa totoo lang kapag siya nakauuna. Pero pag ikaw yung unahan ni MK, Timber ka eh. Unahan yan eh, yung dalawa na yan eh, MK saka Timber. So hindi rin naman maganda kaagad na magiging buhay nung Monkey King dito kay Timber. Lalo na kung may plus one na feeling ko mga Wind Ranger. Oo, oh, pwede. Pwede, pero less rock yung kanilang pinili rito, guys. Mukhang gusto mong magtulak talaga nito kung Signal Ultra. Oo. Magtutulak nga. Push-oriented na lineup. Sa bagay, wala pa naman talagang pan-dependent maigi itong ano eh. Wala pang spammer itong Geek Pub pag inisip mo. Diba? So itong nakakita kasi sa Leshrac pwedeng 4. Oh, pwede rin, pwede. Pwede 4, pwedeng mid. Kasi nakakita, nakakapagbigay ng info sa MK din niya, 'di ba? Kanya na nasa 3. Nakikita mo yung effect ng Diabolic Edict nung nung SS mo. Oh. So makakakita. Wala life steal na umiilaw na panghampas. Oo nga. Ano naman? Ano Bounty na? Hunter. Bounty Hunter daw, parang di goods. Pero ito, tinan natin, Geek Farm, kung ano yung pipiliin nila rito. Piling ko kailangan na nila magdagdag lang ano dito ng... Sustain. Ako piling ko sustain. Or ready mag-depend, no? Yung makakapag... Mga Underlord siguro, offlane. Oo, minsan, lagi natin nakikita yan, no? Pag may Lycan. Against Lycan, no? Underlord. Mm-mm. Bossit kasi pero yung Pit of Malice, eh. Pero nung isang araw, di ba, nakita natin yung Lycan ni Raven na yung Shunerte, yung nakuha, usbakta yung Necro. Oo, yun. Wasak. Hirap yun sa Underlord din, eh, kaso. Pero kung ka yung kanilang pinili. Hindi, pero okay naman din yan, lalo kung sakali, kasi pwede pa nilang i-adjust. Mm-hmm. Since last week kasi yung Geek Pump dito, sa totoo lang, di ba? Mm-hmm. Pwede pa nilang i-okay yan, or pwede nilang i-mid. I-mid, tama naman. And maganda yan, against Leshrac. Kung gigitna nila Leshrac, gitna rin yung Kungka. Halos wala ka na magiging damage yung Leshrac dito once na pinap na yung barko. And then, panghuli rin sa Lycan kasi X-Mark the spot lang kahit na gano'ng kapalos yung Lycan mo, kahit kabilis, gano'ng kabilis yan, di ba? Patamaan ka ng torrent. Pwede kang masetapan. Tsaka pwede kang itapat sa offlane pag inisip mo, di ba? Kung offlane din yung Kungka. Mm-hmm. Madali naman yung kalane yung Lycan. Siya may special. Pero Ogre, Magi. Ang pinili ng Signal Ultra dito. So isa sa mga support na kayang ano, kayang suportahan itong Lycan sa kanyang third skill, no? Nakapambuli. Pambuli, tama. Hindi rin kasi sa totoo lang yung Ogre yan, yung hindi kayang sabayan nito Scar na harasin eh. Suntukan. Taas kasi ng armor o 5 seconds remaining. Dalawa ulo eh. Bosset yan eh. Wala nang stop si Leshrac. Meron yan mamaya. Ode mid na, sabi. Okay din yung Ode, kaso nga, nandun pa rin yung problema nga ng Geek Pump na parang wala silang pang clear. Mm-hmm. Wala rin silang pambasag dito. Sa lineup nila na to. Ano pa lang yan eh, yung lineup nilang yan, more on team fight eh. Team fight and lane. Hindi, kaya nga siguro nag-augur din tong Signal kasi sabi ko nga, parang kailangan nilang palakasin yung lane ng Team Verso dito kung sakali. Since may Tuskar din yung Geek Pump, eh, di ba? Alam natin, yung Geek Pump, malikot to eh. Malikot tong si Sepper eh. Ito yung biglang nagiging tatlo na hindi mo ina-expect eh. Mm-hmm. Kailangan ma-protect nila dito sobra yung ano. 10 seconds. So last ban ng Signal Ultra will be...
Ano kaya? Queen of Pain. Okay, so yung mga pwedeng i-mid, pwedeng i-offlane na hero. Binanan na nila kanina kasi nag-Queen of Pain last pick lang din yung ano eh. Mm-hmm. Tsaka sa bagay kasi dagdag uhulihin pa yon kung Queen of Pain, may pamper stops. Boset pa yon. Yung direct stun nila kay Ogre lang. Pag Ogre ka, hindi mo naman naaabot minsan yun. Yung mga ganong hero. So last pick ng Signal Ultra. Eto na, waiting tayo mga sir. Kailangan nila yata nila rito mid laner. Baka 4 na Leshrac na to. Wala silang time, lo. 10 seconds, 5 seconds na lang pala yung reserve time nila. Baka Leshrac. Witch Doctor, so it's gonna be ano, mid Leshrac guys. Ah, hindi, lo. Baka offlane Ogre to. Offlane Ogre? Oo, pwede eh. Mid Timber? Ganun. Kasi siguro, mga ganun yung gawin nila. Or mid-lash. Mid-lash rock yata to. Feeling ko mid-lash rock. Sila yung nag-ganun rito. Witch Doctor, ha? Pwede rin. Sa totoo lang, favorite. Dati, favorite ng Signal Ultra to, ha? Nung nakalaro namin sila sa The Nationals. Favorite nung dalawa to, eh. Ogre plus one Ogre, sa lane. Ogre Lina, Ogre Lash. Yung mga ganun. Yung Witch Doctor, kahit na masabihin natin, syempre, 5 na yan, eh. Wala nang ibang a-adjust yan. So ito, last pick. Geek Fam, ano sa tingin mo to? Mid? Parang goods na yata yung Leshrac kung kasa mid eh, no? Oo. Kaya din natin hanggang siguro yung Queen of Pain. Yan din yung utility yung makaka-rotate eh. So, last pick nila sana will be offlane. Sana pack ni Carl. Or kaya mid. Pwede. Pack. Void Spirit. So, hindi mo pa rin alam kung sino gagamit yan. Kasi pwedeng i-offlane yung Void Spirit. Feeling ko kung ka offlane. Feeling ko okay ka offlane. Hindi nila pwede kung kabit kung sakali kasi hindi naman sila sure kung Timber o Leshrac yung mid, di ba? Mamaya mag-pick ka ng Kunga tapos Timber mid pala. Nangakalad doon. Yan, nakakahintayan ako. Sino mag-pick, oh? Psycho 1 lang muna. Boy Spirit yata si Carl dito. Pero kung ka mid yata, eh. Kakahintayan lang po guys. Nagkakasaguhan. Sulit na sulit yung 60 seconds. Siyempre, ano to eh, Pinoy Gaming to eh. Walang gustong malugi eh. Siya ba't nag-timber? 5 seconds remaining. Van, Lycan, offlane? Van, Lycan? Oh my god. Ano so, in-offlane nila yung kukukung ka. Feeling ko, mag-meet si Timber. Oo. Oh. Mag-meet si Timber yan. Kaya ganito ginawa nila, either si Jamesy or si Abat, multi-Timber so Leshrac. Kasi kung multi-Timber nila si Ban, hindi pwede nila igitna yung Timber so. Pero parang ang gulo nung nangyari sa kanila, kasi yung Ban Aries, talagang hindi ko pa nakikitang naghihiwala ito eh. Ang pangit naman, parang pag pinagsama mong Lycan Ogre, di ba? Pero nga no. Ewan natin. Baka maging parang Chen lang siya na may Dominator. Nag-assay ko lang. Ano natin? Sana mag-work yung Signal Ultra dito. Alo, kasi sayang naman kung walang game 4. Oo, sayang naman. Nag-i-beat pa si Ban. Maganda naman mid-like na. Hindi nag-i-beat si Ban. Offlane po si Ban, guys. Pag nag-mid-lycan ka dito, ulan ka ng bubok sa Void Spirit. Ayan, yung isa sa pinakamaling decision sa buhay. Doon mo may isip yung maling, pati yung decision. Wasak doon, wasak guys. Mukhang abat mid nga. Abat mid. Para kaya nilang i-rotate yan. Ayan, Nolo, kita mo? Ogre Lash lang sa baba. Magkasama yung Ogre Lash. Siyempre, di pwede mag-iwalay. So parang mid... Nagkano pa sila ngayon? Parang naging offlane si James yata rito. No? Kung titingnan natin ha, kasi itataas nila yung Lycan eh. Kailangan nila ng pressure sa MK eh. Which is itong hero lang na to yung pwedeng gumawa. Hindi naman nila pwedeng i-lane yung si Bandon. Pag in-offlane Lycan mo to, kalahin na MK, alam mo na ending. Wasak na yan, oo. So talagang Leshrac lang talaga yung pwede nila dyan. So, ito na. Para sa Radiant side, itong Geek Fam Kukuy, gagamit dito ng Kungka. Carl Santino on Void Spirit, White Moon.
sa kanyang leash, Raven, Monkey King, and then Zephyr naman on the Taskar. Sayang, sayang, hindi dumiretso sa kabilang landas yung dalawa. Nagpakita si Kuku eh. Feeling ko mo, huli nila yung Witch Doctor doon eh. Eh, wala, nakalis na. Pero may alaga, rito. So, papalit yata sila, nakita eh. Magkapalit ng lane. Pupunta sa gitna, ay pupunta sa top yung ano, Monkey King. Ay, hindi. Hindi nila ipapalit to, kailangan ang hirap ito kasi ng MK sa totoo lang, ito yung isa sa hero na mahirap itapat kasi parang kapag ka tumapat ka dapat maging try lane kayo noon eh. Kasi MK sobrang kailangan din talaga ng level nito sa totoo lang. Pag walang may natong hero. Geek pam na to mga comfort heroes din na din nila yan eh. Ewan ko na lang kung ewan ko na lang to sa kung kadaw ni Kuku. Nakita ko na to na Goflame kung kasi Kuku dati, face boots lang to. Nakikita to eh, nakatatlong game nakikita ko na si Kuku nagkukungka. Nagkukungka yan. Pero ito ha, bago to. Amplify Boys, Abbott versus ano, Carl Santino sa gitna. Uy, si White Moon sa baba. Delikado, ayan na nga. Uy, pumound strike pa, Jamesy, delikado pa yata si Jamesy rito. First Blood. Naku po, namatay pa nga, First Blood nakakuha ni White Moon. Aga nag-level 2 rin yung ano ah. Ay, level 1 ano ah. Itong Boundless Strike ni ano, Monkey King. Hindi niya na-expect yun. Napababa kasi sobra rin si James eh. Kasi feeling nila syempre, ang daling bulihin itong dalawang kalin nila. Stun-stun sila eh. Kaya nag-Boundless Strike. Oo, daming creeps ah. Kailangan mag-ingat dito ng ano. Uy, maharas pa si James. Yari yata siya. Oo. So, stun? Wala. Easy lang muna. Parang hindi nila naaro si Raven. Mamang-mama naman ginagawa rito ng Monkey King. Naunahan silang nagkamali. Naka-first blood pa yung Lich. Medyo sarap buhay na. Pero at least yung last hit ni Raven hindi ganun kaganda. Dumami din kasi yung creeps nila eh. Tapos, di ba, nangharas siya nila sobra eh. Si Kuku pa nga yung maganda yung naging lane bigla. Like ang katapat doon sa top lane. Pre-lane na yun. Pre-lane kay Kuku yung ganyan. Oo, pre-lane na yung ganyan. Pero sakit na, Void Spirit versus dito kay Timberso. Timberso, ano? Lalamang? Sa totoo lang, Timberso pa rin. Pag nag-level 3 yung... Uy, what a dodge coming from Raven. Walang damage yung stun itong si Jamesy doon. Tumataas din kasi kamay eh, kaya madali lang i-dodge yun eh, no? Yung stun. So guys, yung Android po versus T1, nagaganap din po, kasabay po ngayon yan. 1-0 na yon, T1 nanalo ng game 1. So, kung gusto nyo mapanood, may isa pa tayong livestream din sa Kuya Nick. I-refresh nyo lang yung page, makikita nyo yan. T1 versus Android. On the top lane, ito Zephyr, naka-dewards pa. Uy, sulit na sulit. Are you okay nga? Nakita yun, no? Ah, abot nung outpost? Abot nung outpost. Are you okay nga yun, na? Pili ko, lo, dito sa baba ng sa baba, mano. Dito magkakagirin. Dito sa baba. Sige, tingnan natin. Laging bakbakan eh. Yan nga. Oh, Jamesy, delikado. Boundless strike. Kitay natin. Boom! Batay! Ito si Jamesy and then Eris naman. Kitang-kita natin yung mga sir. Inistan siya rito, mga sir. Eh, easy lang. Uy! Automatic salve coming from Kuya mo, Raven. Sinalp siya ng Lich eh. Na-misclick siguro. Hindi, feeling ko. Wala na. Ano na siya eh. Wala pang bawas eh. Baka na-dive in. Gusto na-dive in. Uy, na-dodge na naman yung damage, yung stun. Tumama naman yung stun, guys, pero walang damage. And Raven, nagmatapang na naman siya rito. Binigyan siya rito ng armor ng Lich. And patay na naman dito si Eri sa may bottom lane. Raven, may boundless strike yan. Puno na naman buhay. Boom! Wala hati pala. Naunahan kasi sila sa akin eh. Parang taloy ngayon. Piling ko lamang sila sa hero, diba? Oo, palamang sila dapat sa hero eh. And Kuka ni Kuku sa top lane na kuha ng kill. Dun sa may Witch Doctor, aray ko best. Mukhang ito yung early scenario ng disaster, alo. Oo, ito yung picture ng ano, pang disaster, guys. Yan na naman. Oy, tumama yung stun dito ni Jamesy, ha? Pinipilit niya patayin dito si Raven. Tingnan natin, enough ba yung kanya magiging damage? May boundless strike din ito, eh. Kaya nga mag-boundless.
Ayaw. Uy, binownless. Namatay pa si Jamesy. Uy! Ano yun? 0-3 na po yung Les Rock, guys. 5-0 na nga yung score agad. 5-0 na. Sobrang sama nun, ha, guys, ha? Dati pa patuloy si James nun. Napasobra kasi talaga yung aggro nila, sobra. Kung level to sila dogo, kawawa tong bot lane, eh. Masyadong na-excite yung pangyayari para sa kanila. Oo, oh, and dito naman si Whitemon. Tingnan natin. Ginagaw nila rito si Eris. Eris Delegado naman. Boundless strike again and dominating para dito kay Raven. Parang puno food trip sila rito ng Monkey King, guys. And Jamesy! Mukhang parang wala ng game. Okay na, guys! Parang okay na, no? Pero wala na eh. Wala nang natang gustong dininatan nila gustong manalo, guys, eh. Ewan ko. Sa lane, wala na eh. Parang yun na yun eh. Error eh. Kumbaga sa pub game, go and beat. Straight yung beat. No defend, oh. Yun yun, kita mo. Dahil lumamang na yung sidelines nila, si Abbott naman sa gitna. Ah, saktong lanes ka lang pala. Di pa tumama yung timber chain niya. Patay si Abbott. Okay, ito yung pwede natin sabihin na perfect ng gig pump yung triple lane. Triple lane, no? Ng gig pump doon, lakas bigla. So, makikita natin yan pag makakasala na ulit yung TNC, yung Fanatic, no? Doon natin yung Booty Esports. Yun nga yung nakakamiss yung sinasabi ko siya kasi hindi na rin tayo makanood ng bakbaka na talaga. Alam natin lahat ng team sobrang desperadong. So abangan natin yung mga yun, ha? And ito, abating na natin. Patay naman si Sephir sa may gitna. Ah, ginagalit nyo si Abbott, ha? Ano pa rin yan? Timber sa pa rin yan. Carl Santino, mamatay yata dito, ha? Kahit ako double damage. Uy! Uy! Sumubra! Sumutin damage! Tignan natin, kaya pa ba? Kaya pa? Wasak, double kill para kay Abbott. Tumalong si Carl, may ulti pa siya dun, ha? Oo nga, eh. Hindi siya nag-ulti. Hindi ko alam, alam ko binibake niya, eh. Kala ko nga rin, ano niya, binibake niya lang. Pero parang okay naman lo, nakabawi siya. Nakabawi 'yun. And then si si Lycan, pina-farm niya na 'yung kanyang item sa may neutral na lang. Hindi niya na rin kaya mag-lane dito kay Kunkka. So, kahit pa paano, nandoon naman siya sa may jungle, nakakapag-farm. So, yaman 'no, tingnan mo 'yung Monkey King pati si Kuku. Lagi kasi rin nadadodge talaga 'yung stun ni Leshrac. Ang galing nito ni Raven, eh. Radiant's middle tower is under attack. Boss, yun eh, no? Yun na nga lang damage mo. Di ba maano? And Raven, talon. Nakatalon pa sa puno. Nako po, nag-aso lang si ano doon. Aso farm. Uy, pero nagpakita si Raven. Pagka nagkamali yata. Okay, patay. Boundless. Hindi nakapag-boundless, sayang. Di niya na-expect may necro? Meron na necro nga. Mayaman so, nagkakamali sila, guys. Mayaman. Mayaman like pa rin itong signal, ha? Sa totoo lang. Pero si James lang ata talaga yung... Uy, yung courier. Kuto yung courier ni, ni Carl Santino. Okay, tumatalong yung geek pump, guys. May chance pa to, signal. Si Jamesy, kailangan niya na lang bumawi. Level at least siguro. Level 4 pa lang kasi siya rito, eh. Nagiging support yung kanyang Leshrac. Yung top lane, dead lane na ito. Wala nang kayang lumain pa rito sa may Kunkka. Automatic, isang combo. Pero gagalaw sa may bottom lane. Ito si Kunkka. And Jamesy, Delegado na naman dito. Jamesy, mamamatay. And then Eris, hahabulin. Pero hindi nila makita yung Ogre Magi. Hindi ma-X-mark na itong si Kunkka. Si Leshrac, sobrang dali naman i-farm niyan, eh. Kaso pag... Parang sobrang dami mong deaths ng early, hindi okay yan. Oo. 5 deaths na siya dito, eh. Kailangan mo kasi mataas yung level mo rito. Kaso nga, 0-5 na itong si, si Jamesy. Siyempre, yan eh. Yung Leshrac Ogre combo pa naman yan. Kung mataas yung level niyan, sobrang lakas pa rin yun. Pero pag mababa yung level niyan, feeling ko walang dating yan. Kung may level naman, tama naman yung difference. Level 7 na si Raven, level 4 pa lang si James. Alright, go best. Monkey King, going for Echo Saber. Tingnan natin, ha, magabalak na naman sila rito. Na-dodge na naman. What a so play. Parang,
parang sobrang nakabase dito yung bola kay Abbott pati dun sa Lycan, ha? Oo, oh, Abbott and Lycan. Silang dalawa ng bahala. Pero yung Kunkka, I think, going Vessel to. Vessel first item yan. Maganda again sa Team Barso. Once na makakuha niya yan, alam nyo na ang susunod na kabanata. Mahanta ng Timber yan, diba? Tapos Hood of Defiance si Abbott. Hindi siya yung Scepter muna. Uy, sa taas, no? Si Sephir. Tinatry nila patayin dito. Tinan natin. Uy, naikot, naikot. May snowball. Papunta rin sa may Necropos. Ay, Necronomicon. Pero patay pa rin si Sephir dyan. E nahabulin niya dito si Carlos Santino. Makakatampot siya rito ng bounty. Tigilan mo na. Hindi may yata mapatay ito. Ah, mamamatay. Kaya. May ultimate eh. Kaso. Ayun na, siya pa. Nadali. Boundless strike. Patay si Ban. Na-bait. Yun ang tunay na bait. Oh, yun ang bait ng Pinas, guys. Uy, uy, nagkakalasitan pa yung dalawa, oh. Nalasit pa ng Raven. Next side si Ban doon. Tingin ko hindi nalatad siya yung mawala na yung ultimate niya, no? Pero meanwhile, basag naman yung mid, eh. Worth it naman. Kahit walang pa benta. Outplayed lang talaga. Malamang di bibenta to. Finals na to, eh. So, sino ba gustong matalo sa mga gantong bakbakan? Hindi naman tayo Chinese people na Chinese team na talagang bisko po. Kaya naman, no? Hindi, tsaka syempre, maintindihan ako. Maintindihan ko rin naman to kung ba't minsan parang hindi maganda yung connection na nangyayari sa signal. Kasi nga, alam naman natin lahat na si Abbott lang yung mag-isa doon sa punta. Nakakalungkot yun, ha? Hindi magkakasama itong mga ito, gagawin. Eh, halos lahat naman talaga, halos lahat ng team ngayon, di talaga magkakasama. Eh, may mga team na malakas, pag siyempre, pag magkakasama sa bootcamp, may mga nahihirapan. Siyempre, madaming distraction, eh. Diba, sa bahay. Kaya nyo lang eh, ngayon eh, pagkagising nyo, hindi naman ismooth kagad na ano. Kung nangyari, eh kung nasa bootcamp kayo, wala kayong isipin, maglaro lang, di ba? Magkakasama kayo, daling mag-communicate. Oh, sa Dota, sobrang halaga number one priority yan, communicate. Oo. Kung di tumama yung ano, yung barko. Ay, di, sa may mga neutral, sa mga clips lang ni ano. Kaso ito na talo, yung inakatakutan ni Vessel. Yabat, may Vessel na stusipo. May laman lang isa, pwede na. Para sa ito. Ang galing din kasi ng ginawa ng Vessel eh, no? Ginawa nalagyan pa ng aura. Oo, oh, aura. Daya eh. So, sulit, no? Talagang kapag kinasa sa'yo yung charge, almost wala kang region eh. Pag nag-brownout kick pump, panalo signal. Sure. Eh, sure talaga yun. Sure yun. Oo, yun ang sad news. Pero malay nyo, dahil dun, no? Ay, naku. Jamesy na naman, no? Sabi ni Raven, ito yung banana ko. Ah. Tropa? Yung cost of money? Oo. Pero piniping, alam. Tingnan natin. Oy! Hindi na break! Sayang, itinitik! Uy, maladik, tumama ha! Pero hindi nila makakita, hindi si Abbott sa may likuran! Ayun, si Abbott ba napain? Wala, matik kill, basta merong Vessel. Ito si Jamesy, nag-aabang. Ang ganda lang kasi nung pagkakatalo ni Raven dun sa isang katabing puno lang eh. Nakita nila eh. Ang ganda lang nung ping nila eh. Diba? Tamang puno na yung ping nila eh. Yan. Silik yung kanilang bagbo natin dito ha. Mamamatay. Si Whitemon. Nakapag J-Pros pa nga. Double kill pa. Kay Whitemon. Mukhang isa to sa mga pinaka-bad game para kay James Salo. Oh. And then si Eris na hatak. Oh my god. Radiant structures are fortified. Ganda tong alignat ng ano na to ha. Kick pa, mapalag-palag ha. Binar ko guys. Pero may X-Mark. Pabalik ka rin. Mayroon din siya rin yung Vessel. Paano patatakas? Binigyan agad siya ng team. Wala na. Ito yung ano eh, gumagana na sobra pa yung drop ng Gigpam. Ito yung mga hero na walang hinihintay ito eh, sa totoo lang eh. Oo. Pag inisip mo, Chintros lang hinihintay nila dito, pati Bardo eh. Mabilis naman cooldown yun kahit mapaano. Ito Maki, kahit walang Wokungs to, papalag, hindi pa nga nagagamit yata yung Wokungs ko yun eh. Naka-Eco Saber kasi rin siya eh. Oo, oy, pero Raven,
Tingnan natin dito, Wungs kuman gagamitin niya rito against James C. Napasobrang tapang at mamamatay. Itong si Raven. And then Zephyr is also down. Van with a double kill. Lycan dito, Necro 3 na. Si Van yung mayaman sa kanila eh. Parang si Van yung naging carry. Carry, eh. No? Si James, no? And then di pa rin pwedeng baliwalain itong Raven. Ni Raven yung magical damage nito si James C. Masakit pa rin itong Lesherak. Mataas pa rin yung output niya eh. Kahit walang item yan, masakit pa rin yung skill niyan. Pero tingnan natin dahil nandito na si Goku X-Mark. Pero siguro dapat iwasan na lang nilang mapitas-pitas pa. Parang kaya pa naman nila eh. Mayaman pa rin naman yung Lycan eh. Oh, nahuli si Coco. Pinag-clean si Coco, bes. Oo. Pero meron siyang barko, kinamit na rito eh. TP out, tumama yung stun, mamamatay po siya dyan. White Moon is also down. Ito na yung signal. Uy, tara, bumabawi na sa game natin. Ito yung kailangan mangyari sa kanila kasi malakas nga mang catch din tong gatepam eh. So dapat maging sama-sama si David Gayo, mga ganun. Oo. And yung kahit naman, no? Kahit palag-palag naman pagsama-sama, pero James na naman sa may kita, tingnan natin. Yung naunahan siya rito ng Boundless Strike, James yung mamamatay, sinapak siya rito ni Zephyr. Pero Abat, gustong humabol. Yun nga lang, Raven, meron pang Jinko Master yan. And Echo Saber na rin, yung Monkey King. Ito, mahihanapin sila. Si Van. Oh, Boundless Strike, Grimms, Delegado, nakapag-stun. Pero mamamatay pa rin si Grimms doon. Buti si Van, nakaligtas ka mo. 5 seconds, ultimate. Kasi wala siyang Negronomicon dito, guys. Top lane, mag-farm lang itong si James C. Your Scepter. Desolator na. Nakabawi-bawi siya doon. Desolator na si Carla. Ako, mahuli yata siya, but... X-Mike? Naku po, napalabak. Naku, napa nga. Bang! Uy! Ang ganda sumakot ni Timberchain! Almost trust you. And ngayon, eto na yung signal naman. Nagkamali na kayo. Kami naman ngayon dito. Zephyr is down. Kuko Delegado rito. Inahabol. Eto yung stun. No Witch Doctor. Pero si Witch Doctor mamamatay rin. Sa libura si Grimms. Napigyan doon. Ultimate ni Raven. Wokus Command. Pero namatay si Abat. And then Van, nawala na naman yung ultimate. Naku po, pinadel. Itong si Kunia Raven, double kill para sa may Monkey King. Nahuli rin po si James C. Sama rin ako dyan. Pwede ba? At least team play yung ginawa niya doon. Oo, lima sila at least, di ba? Napasobra ata yung habol nila kasi may manong barko to eh. Yung barko, no? Ang kunat eh. Oo, parang siguro feeling nila turn around na since may timber sila, di ba? Oo, saka hindi kasi nag-connect yung combo kagad ng kick pa. Makala nila goods na yun. Eh, hindi nila alam. May wukos ko man. Papalag naman eh. Yung pagkakamalin, naging bait pa bigla. No. Nah, doon mo makikita na siyempre, ready rin yung Geekpam eh. Hindi naman nila papapayaan, siyempre pumatay lang yun. Grabe to ha, pag nagkataon guys, parang 5-0 kayo sa ano, sa Geekpam. Di man lang kayo nakaisa, sakit na. No? Ay, nakaano pala, sa group stage naman, 7-1. Nakaisa pala sila dito. Yung ngayong araw ka na 0-3, experience ko rin dito eh. Sakit? Medyo, nahirapan ako matulog nun. Oh, kasi may mga siyempre isipin mo dapat ganito nangyari, panalo kami dapat nun eh. Nung huli kong na-experience yung 0-3, yung secret kalaban namin. Oo, gagawin sa Malaysia. Aramat beer na ako, hindi pa ako nakatulog. Natulala ako nung araw na yun. Ala eh, secret naman yun. Talalawasan talaga yun. 5k, lamang dito yung Geek Fam. Example ko lang na ganito lang din yung scenario. Yung parang 0-3 ka. 0-3 ka rin. Yung medyo problemado ka na naka-lockdown, may COVID, may crisis yung Pilipinas, may bagyo pa. Tapos 0-3. Tapos 0-3 ka, ano? Isipin mo, sobrang lakas pala nila mag-dota o sobrang hina ako mag-dota. Yan, sinapak, Abat, Delgado. Uy! Nakapag-out na naman siya dyan, ha? James C. Tingnan natin dito, wukos ko man gagamitin. James C. Delgado na naman, mamamatay po siya. Raven with a killing spree. Carl Santino rin, nakuha ng kill and killing spree na rin po siya dyan. Nag-ahapoy pa ngayon dito. Etong Geek Fam. Okay, si Grimms magiging ally. Pero Kuku namatay kay Van.
And sa may likuran, yung Lycan naghahabol dito, mga support yung kanyang pinagtitripan. Pero si Eriski, tangkita ka dyan. Dominating para kay Carl Santino. TP out na lang gagawin nung Lycan. Antaya talaga nung barko, nung ram. Nakita mo damage, no? Eh, ang ganda na eh, nadodge. Ganun na naman yung nangyari, na-reset yung pangyayari. Kasi nadodge ni Timbers yung barko. Yung parang pwede sila mag-re-initiate. Pero walang dinadamage eh. Kahit yung Death Ward, hindi bumabawas. Yung Deathstruck, nabura lang eh. Hindi rin dumadamage eh. Wala lang damage. Yan, nahuli pa nila si Van na nag-farm na lang and mega kill para dito kay Carl. Parang kapag nagka-pipe pa tong geek pa, wala na talaga. Wala nang damage, no? Wala nang damage yung physical nila. Hindi rin ano eh. Sila lamang ikan, lumangat ka eh. Lamang din sila sa physical damage. May Wukong's command sila. Ito si Carl eh. Uy, napit! Uy, maganda to ha. Ang ganda nga. Ang dalawa yung namatay dun. Pinag-discutahan kasi nila yung Witch Doctor eh. Okay. Si Whitemon, magbibigyan din. So, 3 rows na side ng Geek Farm. Nakakamali talaga sila. Oh boy. Ano kasi talaga. Kahit ikaw eh. Nakita mo kasi yung Witch Doctor. Ba't kasi nandun? Oo. Pero BKB siguro next item, Monkey King. Goods na siya, no? Hindi, hindi na siya magde-deso kasi naka-deso na rin to si... Hindi, ito, nag-deso siya, nag-deso siya. Binuo niya. Nag-deso siya ng dead. Oo nga, no? Double-deso sila. Double-deso sila, oo. Oh. Double-deso sila, guys. Then, ano siya, BBKB. Next item. Carl Santino naman, Solar Crest. Gold for my chest. Eh, yung pabilis na strat nila, yung bilis mag-rush dyan eh. Grabe, makaklear ng rush yung ganyan. Oo, dapat yata, rush na lang yung iron nila eh. Let's i-go nila eh. Kasi, wala pa silang ano rito. Oh, dahil di pa sila angat. Kaso baka maunahan sila mamaya. Makapitasan sila. Buo na rin yung ano, buo na rin yung Crimson Guard ni Kuko. Talagang medyo... Wala na silang ipi-physical damage yan kapag may barko, ah. Oo. Diyos ko po. 2-0 na po, Geek Fam po. Yung lamang din sa series natin. Best of 5 series po ito. So, one game away para din sa Geek Fam. While ito namang Signal Ultra looking for the reverse sweep. Kailangan nilang makatatlo. Dire-diretso. Pero sa game number 3 natin, lamang ngayon yung Geek Fam. Aegis, pupunta dito kay Riven. 7K yung lamang sa net worth and 27-15 yung score natin, so almost patapos na yata to. Depende kung magkamali na naman yung Geek Fam. Nagkakamali pa hindi pa ganun kasure eh. Oo, hanggang nagkakamali pa guys, nakita nyo naman, may chance naman basta mabigay yung magandang bakbakan, basta walang barko. So yun nga eh, pag walang barko eh paano nila i-reverse yung kungka? Ito yan, bitas-bitasin nila. Kaso si Abad pa yata yung manidelegado rito mga sir. Tumama. Yung torrent, kalahati na buhay dito kagad yung Timbers. So, hindi ko pinipitawan yung barko dyan ha. Ayan pa lang yung barko. Patay si Abad dito mga sir. Naku po, si Eris. Siya pa yung namatay ron. Yung cameraman natin yan, si Jamesy. Hinahabol. Paano ang gagawin niya dito ng Signal Ultra? Dalawa kagad yung patay sa kanila. And Jamesy, another talon by Raven. Hinahanap siya rito. Pero nasa kabilang direction na siya. Medyo mabilis, sa apat pa eh. Oo. Hop, Raven. Boundless Strike, Grimms. Wasak. Diba, sabi siya eh, kahit ikaw eh, pag MK ka nakakakita ka ng Witch Doctor. Oo. Patronon mo talaga eh. Automatic po, papatalunan mo nga talaga yan. And bumabasag na po sila rito while Van... Yung kanyang Assault Kiras. Pwede na mabuo. Mayaman pa rin si Van eh, no? Kahit... Dyer's top tower is under attack. Saka sabay, siya yung nakakakit eh. Siya yung nakakuha ng income ng team nila talaga. Ano daw sabi? Kapag daw ikaw kinante, kahit sino ka pa. Oo. Paano't ni Coco Martin na balata ka dito kay Terong? Sabihin mo kay Terong, sa classroom may batas. Oo, sa classroom daw may batas. Si Terong bawal lumabas. Resist kasi kagad ginagawa niyan eh. Oy, pero siyempre ha, patay. Hindi siya nakapag-snowball down guys, pero X-Man the spot. Gagaw pa ba to? Hindi na, mag-out na lang yung Geek Fam. Nabigyan na sila ng isang position.
Bigyan ng isang mabilis eh. Out na lang muna. Si Kiras para dito kaya Lycan. Okay na, buo na. Tsaka, hindi, iniwasan nila din agad yung flash eh. Since lugi sila dun sa position na yun. Yun yung position na... Ultimate, yeah, gagamitin ng Lycan ha. Si Goku yung kanyang habulin dito. Yung kanyang barko. Gagamitin. Pero Goku, delikado rito mga sir. Siya'y mamamatay ba? Makunat? Pero walang makunat sa lima. Ay, napungutol! Yung puno rito ni Raven. And mamamatay rin po siya. Kaso si Abbott yung naging kapalit niyan. Aegis of the Immortal lang para dito kay Raven at maghahabol po. Itong Monkey King, si Eris. Kitang-kita na naman. Bang! Patay si Eris. And Paulus Stark tumama sa dalawa. Ultimate gagamitin. Focus command. James is down. Sinapak pa rito. Sa may likuran si Van. Si Van na walang kamalay. Malay mukhang ubus na naman ng signal. Ultra dito mga sir. Ultimate wipe in favor of si Gig Mom. Parang napasama pang nawala yung Aegis. Napuno yung buhay, pumalag. Excited sila eh. Parang after nung Aegis, cooldown skill nila. Wala na masyadong mana rin si James. Siguro natumak na lang sila. Okay na yung nangyari. And ngayon, BKB na ito si Raven. Nagkakamali yung Geek Bomb, pero after na isang clash, bawi na naman, no? Dire's bottom tower is under attack. Ay, naku, nag-clip siya ba't. Mamaya na ito, dugo yan. Ayan na nga, nakapag-timber chain out naman si Abbott. Double dash yan, double dash yan. Makikita yung ang galaw-gaw sa mapa, oh. Hindi ba kailangan ni Abbott ng suot na kanatibon? BKB. Ay, hindi siya nag-BKB. BKB. Okay na, James C. Delegado, boundless strike, hindi na-connect, ha? Pero patay pa rin. Nagamit yung BKB doon and sa may likuran si Goku Delegado rito pero merong snowball save. Papunta kay Abbott. Tingnan natin. Kaso tayo sa snowball yata, walang barko. Oo nga. Walang ano, bab ng barko. Patay si Goku and Sephir pero si Eris yung magbibigyan dito ha. And kailangan nila mag-out. Naku na, sinister case si ano. Si Van, patay. Beyond Godlike para dito kay Carl Santino and Abbott. Nagtatry siyang tumakas. Makakuha siya ng kill dito kay Whitemon. Pero saan ka pupunta? Pinatil siya rito ng unggoy. And dominating para dito kay Raven. Sumupot yung ano niya eh, yung timber chain niya dun eh. Hindi tumaas. Hindi tumaas, meron puno sa baba. So level natin dito na rin, itong Monkey King. Critical. Oh, yung spring damage na naman niya rito. Tama naman. Halo ah, medyo pag-inisip mo sa totoo lang, parang okay pa yung laban nila kasi... Sobrang daming kills eh. Sobrang daming nagpapapatay eh. Sobrang daming gerang nangyayari. Yung opportunity ng gera, sobrang sunod-sunod. Alam mo yun, almost every minute. Palag-palag. Walang farm. Oo. Tapos score oh. 39-22, 27 minutes. Suntukan talaga nangyayari dito eh. Kanina puro action, strat action. Pa eh. More on strat pa yung kanina eh. Push talaga. Tapos farm lang muna yung core. Pero dito suntukan na eh. May makakita, bakbakan na kagad eh. BKB na rin, itong si Void Spirit. Tamis naman nung nakabet ng 3-0 dito, lo. Sarap na na. Ilan yun? Uy, pero nag-smoke dito, ah. Nag-smoke yung signal dito. Hindi nila ititigil yung gera. Talagang gera lang. Oo, ito na naman. Si Goku na naman mahuli nila rito. Ultimate, gagamitin na naman yung stun. Will connect kay Goku. Malinik. Yan ang papatay dito sa may Kungka. So, siya'y mamamatay. And 52 seconds down. Yung Kungka, maghahanap pa ulit ng kill. And ito yung maiis pata nila, si Sephir. Pero syempre lalaban yan. Yung snowball pababa. Kaso nabali yung puno nung kay Raven, ha? Hop, hop, hop. Boundless strike sa tatlo. Pero patay si Grimm sa may likuran. Sephir, yung magiging kapalit niyan. Ito na si Raven, tatalon. Boundless strike, wala pa nga pala. Nakaka-cooldown pa, no? Then James C. Buhay pa sila rito ha, kumapalag pa sila, mawala na yung BKB rito ni Carlsen dito. Pero Eris, mayayari yata siya, medyo makunat. Itong si Eris, ito na yung focus command, Carlsen dito. Delegado, pinamahan siya ng stun, ito si James C. Pero buhay pa rin si Carl, nakakuha pa ng kill. Si James C. pa yung namatay, ayun si Abbott. Yung nakasecure ng kill doon kay Carlsen dito. Pero apat yung patay sa side ng Geek Fam. Natira naman dito sa may signal, si Abbott and si Eris, si Van. Good na yun, good side na yun. At least ngayon sila yung mas maraming casualty yung Geek Fam. Kanina palaging nawa-wipe out ng lima itong
Signal Ultra eh. And may BKB na yun mga yun ha. Nagagamit yung mga BKB dun sa engagement na yun. And meron na siyang ano, Bloodstone. Feeling ko hindi magiging ganun ka-disaster yung nangyari. Si Sephir kasi nagkaspo siya ng shard, naipit niya si Raven. Di ba nalaglag sa puno si Raven? Oo, nalaglag sa puno eh. Na-shard niya kasi itong bottom side eh. Dito na yata kasi yung ano, dito na yata kasi yung neutral sana. Doon siya mag-snowball. Oh, tumagal pa yung laban natin. 14k lamang dito yung geek farm. Pero nakikita nyo naman yung engagement. Umapalag naman dito yung Signal Ultra eh. Kaya pa nila. Si Coco rin kasi laging namamatay agad eh. Kaso yun na yung role niya dito eh. Siya na talaga yung mamamatay. Siya yung pinakamadaling targetin dito. Ay. Wala siyang panakas, puro pakunat. Eh, pag ginow siya ng marami, di siyempre, matik yan. So, on the bottom lane naman, Abat. Baga after ng kanyang Bloodstone, ito yung magandang item sa kanya, Heaven Salvered. Against Mangi King, nabiyo lang talaga to, panunood. Pero, nakakuha siya na naman eh. Nakakuha na naman siya ng, siya ng Spider-like maganda sa team Roshan. Pero yung Roshan, ano, Kimuna naman, di na naman siya, di na naman nakakontest. Naka-smoke sila rito, pero... Para sa Kingdom eh. Tignan natin. Para sa Kingdom, nakadidi rin yung MK ito. Oo, oh, in Aegis, mapupunta kay Carl Santino. Mag-out ba sila rito, Kikera? Out. Kiras, meron na yung mga kicking ha. Like, Carl Santino going Divine. Divine? Oo, ano? Divine niya. Ito na yung focus ko man. Tingnan natin yung bibigay ba? Wala kay Raven yung Aegis ha. Pero Boundless Strike. Abat, Delegado. Bawas ang Bloodstone. Hindi. Nagamit niya yung kanyang Bloodstone. Sa may libura si Sephir pa yung namatay. And Carl Santino with the BKB. Kaso may Aegis of the Immortal yan. Napa-out na lang mo siya with that ultimate. Sa likuran, si Raven. Gusto nilang patayin. Wala sa kanyang Aegis. BKB gagamitin. Wukong Skiman. Kaso napa-out doon itong Signal and Carl Santino. Hinahabol pa rin dito. Yun nga na si Bal. Wala na sa kanyang ultimate ha. Ito yung barko. Magkoconnect kay Abat. Abat Delegado. Hindi na mabali yung puno na ito si Raven. Talon siya ng talon. And James C. nandito na rin. Dealing a lot of damage sa kanyang Magical. Kupo. Nakupo. Walang namamatay si Signal. And nakupo. Nakakabawi pa sila rito. Ang ganda nung nangyayari eh, nagkakaano eh, nagkaka-microhan eh. Oo, inaharap na si Raven. Saan yun si Raven? Ay, yun, nagpakita ron. Gusto niya patay si Ban. Kaso, baited yata siya. Di ba uli? Pupusit na yan, pupusit na. Layo kasi ng cast range yan, visit yung 3 dance na yan eh. Daya eh, no? May talent kasi yan eh. Pero yun yung mukhang gigil na gigil na siya. Ba't doon talagang gustong-gusto na magputol ng puno? Team versus yun. Kaya ka team versus yun, kahit Tagalogin mo yun, maintindihan mo. Yan o. Oh. Raven, tamang ano lang. Talon-talon lang sa puno talaga eh. Yaman ng kanyang Monkey King. So, at least yung mga clash, guys, na ipapanalo ng signal ah. Oo. Game ano po ito? Game 3 mga sir. 2-0 na po. Geek Farm yung nanalo ng game 1 and game 2. Medyo mobile na kasi sila eh. Nakaka-survive-survive na sila kahit paano nagka-item na yung mga ibang hero nila. Kanina kasi wala natin item kaya pagka may nakikita, minus 1 agad. And James C, meron siya rito ng Kaya and Sangge. And then mag-Shiva's Guard yata siya. Ito, nag-smoke na naman sila rito. Pero wala si Abad, nag-red yun. Gagera na naman eh. Gagera nga sila, gagera sila. Pero naka-ready yung geek farm dito ha, lima silang magkakasama. Oo, nasa high class sila. Abad, op, nakita rin si Abad. Pero papasok sila, kukunan naman yung geeking target. Yun nga lang, tingnan na natin kung saan sila patungo. Ito, nakakupul, kukulan, ganda! Kinamahan ang stun! Pero meron dito kung kuskuman, plus parko, patay ito si Iris! And double kill para dito kay Raven, si James yung nabigyan dun. And si Grimms mamamatay rin, nakala natin, goods na para signal, eh, nagkadikit-dikit eh. Hindi, laki na kasi rin nung ano eh. Oo, ngayon, no? 25 na rin kasi si MK. Okay, pinasarap lang guys.
Sarap lang. Yeah, batin na natin. Ano ang kanya gagawin dito, uy? Hindi siya nakapag-timber chain out. Abad, delegado. Patay si Abad. Walang buyback. Okay na. Mukhang ito na yun. Alright, guys. Mukhang ito na yung mahirap itulog. Di rin siya nag-use eh, no? Wala rin siyang use dito. Wala siya pang dodge ng bezel eh. Oo, pang dodge ng bezel. Yung X-Mart man lang. So, basag na. Sobrang hirap din nila nung early. Hindi naman sila mayaman. Yung Lycan lang mayaman. Dating nga, nakapalagpalag pa eh, no? Sasuntukan sa ano eh. Naka-micro sila eh. Dami rin... Nagkaroon din ang tatlong mistake sobrang tong gig pa, eh. Kaso, basag-basag na po sila rito, guys. Kaso, ito na talaga nga. Yan na yung sinasabi ko. Mahirap itulog. Oo, 0-3. Mga tipong mapapasunmig ka muna. O kaya, ano na, Pale Pilsen. Kahit na, mga isang case ka nun, tulala ka pa rin dyan. Isang case, tulala pa rin. Ako po. Aray ko, bes. Pero depende sa player yan, syempre. Oo. Kung dadamdamin mo ang sobra to. Kung batak naman na itong signal eh, na nawalan nga ng internet sa majors to eh. Siguro batak. Eh, tinahanap. Batak na yan, batak na. Nung nangyari kasi sa amin yung 0-3 eh. Ano na ano kami, hindi pa nangyayari sa amin yun at first time eh. So, hindi man lang nakaisa, no? Ang hirap. Hindi naka-get over. Ito, buwang batak na yung ano, batak na yung signal sa ganun, sa mga upsetting moves. Ayun na ka, gagera na naman! Gagera na naman sila, suntukan na naman dito. Pero Raven, ayan na yung boundless strike, tinalala niya rito yung si Van. Diyos ka agad ang alagaan ng Lycan, okay na. Okay, Abad, tingnan natin, ano ang kanyang gagawin, mukus ko man gagamitin dito, Van. Hindi niya kaya makipagsapakan dito kay Monkey King and Abad is down, Eris will also fall. Two heroes down aside ng Signal Ultra, James C trying. Yung stun, na-dodge na naman by Raven. Let's go po. Lagi na ganun, yung sa stun unleash. Oo. Lumaban. Oh, pinalagan. Naku, mali ka ng ligang na napasukan. Nag-buyback, isa pa daw. Siyempre, alam ka nung di mo may buyback, ito na yun eh. Pag nabasa ito, Ay, ayun na, nabali, yung tinungtungan niya. And patay ito si Raven, de BKB, kumalat. Ay, nagwala. BAM! Foulless strike, Raven God. Uy, natouch na naman yung stun damage. Ay, naku. Outplayed. 3-0, sabay ganun. Aray ko, bes. Sabi na naman ko yung impact ni Raven sa game guys. Wala ba tayo dyan, mga boss? Oo, yung mga nag-list yun. Eh, kanina may nagsalita, di ba? Pag 3-0, magbibenta daw agad. Oo, oh, mga... Wala ba tayo dyan? Pag 3-0, meron tayo dyan, ko. Waiting tayo sa mga boss.